So, yung una natin gagawin, i-download po natin yung Bandicam. So, punta tayo sa any kind of browser po. So, yung gagamitin ko ngayon ay yung Google Chrome. Ayan. So, pwede tayo mag-search dito. Ayan. O kung pwede din po tayo dito mag, sa hindi pa pong masyadong marunong sa browser. So, punta tayo ng google.com. Ayan. So, search area. Type natin, free download, Bandicam. So, ayan. So, ito po yung pinuntahan ko, yung free screen recording, recorder Bandicam. So, click po natin yan. Dito po kayo mapupuntang site sa Bandicam. Ayan, may free download. So, kung gusto nyo pong basahin muna bago siya i-download, ayan, basahin siya muna para maintindihan nyo rin po. Ayan, yung mga features niya. So, click natin yung free download. Hintayin lang natin. Ayun, may lumabas dito sa bandang kaliwa natin. Ayan, hintayin lang natin. Na-download ko na po kasi siya. So, punta na lang tayo sa download. So dalawa po yung dalawa na. So, basic na pag-install lang po ito. So, classic na classic lang. Wala kang settings na babaguhin dyan pag i-install ka. Double click mo lang po. Click mo lang. Install lang po. So, punta na po tayo dun sa kanyang app icon niya, no? Red dot sa gitna. So, click natin. So, ito na po yung magiging features niya. Na, so, ayan. Punta tayo sa home. Ayan. So, meron po siya ditong... Ay, itong Bandicam po pala. So, kung ikaw ay naka-registered sa kanyang website or kumbaga premium ba. No? So, itong ginagamit natin ay free lang po. No? So, may limit siya. Every 10 minutes, nag-i-stop po siya. No. So, kung gusto nyong mag-continue, pwede naman po siyang record ulit. 10 minutes, 10 minutes. So, ayan. Yun po yung ano ng Bandicam natin. So, malaking bagay na po yung 10 minutes. Ayan. So, ito po yung features niya. No? Rectangle area, full screen, around mass, device recording, saka game recording. So, isa-isayin natin mamaya yan dyan. No? So, ngayon dito muna tayo sa settings natin. So, sa general, so, output folder, pwede nyo siyang baguhin kung saan nyo gusto nyong mapunta yung inyong nirecord, no? So, sa akin, sa F, kasi wala namang laman yan. Ayan. Tapos, sa video settings, so, punta tayo sa settings. Meron ditong sounds. Yung gamit po kasi yung sound na mic tsaka speaker. So, V8 po kasi yung gamit ko. So, kayong bahala po kung ano po yung inyong naka-default po dito na speaker or mic. Sa akin, V8. Tapos, kayo na pong bahala mag volume ng inyong mic. Ayan. So, next natin, image. So, image dito, kayo na po din bahala kung ano pong quality ng gusto nyong format nyo sa image. No? Ayan. So, umpisaan na po natin. So, sa rectangle area po, yung rectangle area po, so, click po natin yung rectangle area. Ayan. Ganito lang po siya. Ganito lang po. Kung saan po siya nakapaloob. Ayan. Yan lang po yung marirecord niya. No? Pwede natin palikayan yan. So, click lang natin do. Tapos, rectangle area. Pwede pong baguhin yung size niyan. Kunwari, ito po yung pinakamaliit. Ayan. So, ito lang. Pwede nyo pong baguhin. Rectangle area. So, yung sumunod ay... Ito, check natin. Yan. Ganito lang siya kalak. Pwede mo siyang baguhin. So, start natin na record.
So sa pagre-record po, meron tayong nakalagay dito, record or stop, F12 lang. So screenshot or image capture, F11 lang, no? So try natin na record. Dalawa po yung ano ko, dalawa po yung display ko. So pwede nating ilagay dito sa kabila. So record natin, F12. So kung mapapansin nyo, nagbago po ito, tapos meron na siyang time dito, no? Ayan. Kung ano po yung sa rectangle mode, kung ano po yung nakapaloob sa kanya, yun lang po yung i-record niya. So stop natin. Stop. Ngayon, paano natin makikita yung na-record natin? So meron ditong get started, videos or image. Excuse me. So punta po tayo na videos. Ayan. So delete muna natin tong mga nakaraan kong... Ayan. So ito po yun. Sunod-sunod lang po yung mula una, pangalawa, pangatlo. So sunod-sunod lang po yun dyan yung mga video. Ayan. Nakita niya pa. Itong apat lang po. Stop din po. F12 lang din. Ayan. Apat lang po yung nakuha natin. So yung susunod po natin ay, so balik tayo dito sa get started. Tapos ito lang sa arrow na pakaliwa. So full screen. Full screen siguro naano niyo na yung features ng full screen. No? So try pa rin natin. Yung full screen, buong screen yung makukuha niya, yung buong display ng ating monitor. No. Ayun. So record natin. Ayan, nagbago siya. So stop ulit natin. So punta ulit tayo dun sa videos. Double click. Ayan, nag-play na. Ayan, buong screen na. So stop ulit natin. Okay. Okay na po tayo sa full screen. Punta tayo ulit sa get started. Then punta tayo dito sa screen recording modes around mouse lang. Around mouse. So ngayon, punta tayo dito sa kaliwa. Click natin. So, around mouse. So, ganun din. Ganun din po sa rectangle on screen o rectangle mode. So, kung gano'n lang din po kalaki yung nasa palibot ng mouse, yun lang po yung i-record niya. No? So, check natin yung pinakamaliit. Ayan. So, F12 lang ulit. Record ko po ulit ha. Tapos, gagalaw-galawin ko po yung mouse. Makikita nyo po dun. Ayan. So, ito na. Nagpi-play na siya. Ha? Ayan, naiikot ko po. O, saan po yung mouse nakapunta? Doon po yun i-re-record niya. Ayan. So, F12 ulit. Stop. Punta tayo dito sa videos. Check natin. Pwede double click. Pwede i-play po dito. Ayan. So, ito na. Nagpi-play na siya. Ha? Ayan, naiikot ko po. O, saan po yung mouse nakapunta? Doon po yun i-re-record niya. Ayan. So, F12 ulit. Stop. Ayan. Depende po kung gaano po kalaki yung settings na inyong nilagay doon sa around mouse. Pwede din po yung sumunod na malaki. Pwede din po full screen. Pwede po dito. No? So, itong ano ng around mouse, dito lang po yun sa mga maliliit na gusto nyong i-record dun sa screen nyo. Yan. So, tapos na po tayo dun. Next po natin, punta lang sa get started. So, HDMI. Ito pong HDMI, ano? HDMI device recording. So, ito po, kung meron po kayong camera, ito po yung mga device na ginagamit para sa recording. Ano? So, yung gamit ko po kasi ay A4Tech camera. So, click lang natin. Ayan. So, automatic na po siya. Ayan, no? Nakikita niyo na pa, ano? So, punta tayo sa settings. Ayan. So, gamit ko ay A4Tech PC camera. No? Kung ano po yung camerang
Ang ginagamit nyo, yun lang po, dito po yung makikita na settings. So, baguhin nyo na yung brightness, ayan. Meron na po dyan, camera control, ayan. Video Pro. So, ayan. So, paano? Paano siya, paano ba ito? Paano ba itong HDMI recording, no? So, yung ano lang niya, ito lang po yung mukha mo. Yung mukha mo lang po yung ma-re-record niya. Ayan, kung ano po yung naka-rectangle dito ng camera mo, eto, yun lang po yung ma-re-record niya. So, start natin record po, no? Para malaman po natin. F12. Oh, ayan. No, kumaway po ako. Ayan. Stop natin F12 ulit. So, punta ulit tayo dito sa video. So, ito po yung pinakauna. Ito. Yung pinakauna, yun na po yung huling record natin. So, play lang natin. Ayan. Oh, ayan. No, kumaway po ako. Ayan. Stop natin F12. Ayan. So, yun lang po. Yun lang po yung ano niya. Yung kanyang features, yung HDMI recording natin. Ayun. Next po natin. Get started ulit. Tapos punta tayo dito sa left arrow. Ang huli po natin ay game recording. So, paano ba tayong game recording? So, kung ano po yung features na makikita mo dun sa anong settings, yun rin po yung makukuha niyang settings po, no? So, example po natin dito, meron akong na-record dito. Check natin. Sa video. So, panoorin natin. Eto. Ito po yung example ng kanyang record, no? So, kung mapapansin nyo, hindi tulad kasi ng sa OVA Studio, sobrang lagi din po yun dun. Ang kita nyo, kung ano po yung normal na features niya, na settings niya, yun rin po yung makikita nyo dito sa Bandicam. Barricade your homes. Diba, ang ganda? Avoid all contact with infected individuals. Wait yan. For official Bandicam record po yan. Wait my ass. Kill all sons of bitches. That's my official instructions. Yan. Meron po ako nitong videos. Gusto niyo po, panoorin niyo po sa YouTube channel ko po. Ayan. Ganda na. So, balik na tayo. So, guys, yun lang po. So, natry naman na natin lahat itong lahat ng features ng Bandicam, no? So, sa susunod nating tutorial po, try natin itong gaming recording habang naglalaro po tayo. So, mag-gameplay po tayo doon. So, sana po meron po kayo natutunan sa Bandicam screen recording. So, sana po nag-enjoy kayo. Salamat po sa panonood. Yan. Salamat.